Good evening po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? I'm still working at nandito kasi ako sa spot ng mga kable. Kaya naisipan kong magbigay ng tip tungkol sa mga cable. So shoutout to Motorcycle Parts and Accessories na matagal na rin nagre-request na i-discuss ang ating pag-uusapan ngayon na tungkol nga sa mga clutch cable ng mga Rossi. Yes, isa po sa pinakamahirap na hanapin or isukat or yung binibili or bibilhin ng mga customer or ng mga motorista, yung mga owner po ng Rossi na tinatawag nating ditangke, yung 125, 150, 175. Isa sa pinakamahirap na ibigay or iserve or hanapin is yung clutch cable. So, ini-expect ng lahat na kapag bumili ng clutch cable ng kanilang Rossi 125, 150 or 175, ina-expect nila kagad na pang PMX. Pero hindi po siya pang PMX ang clutch cable ng inyong mga Rossi. Dahil ang clutch cable po ng Rossi 155 is masyadong mahaba ang kanyang kable. Ito, yung pang PMX 155, ay nakita nyo. Ito, yung dulo niya mismo, ayan, masyado siyang mahaba. So, itong TMX 155, pag sa Rossi, pupwede ito doon sa 175, Rossi 175. Pero hindi siya ganun ka-fit, hindi siya ganun ka-fix. Kailangan mong gamitan ng clutch nipple adjuster. Ito yung doon sa puno ng lever, ng clutch lever. Yan, kasi dito siya na-adjust kung kunting haba ang kailangan or kunting ikli. Ayan siya. Kasi ang pinakamabilis na way para ma-adjust yung inyong mga clutch cable. So, sa Rossi 175, madalas talaga yun siya nagagamit. Ito, pang PMX. Pero kailanganin mo pa rin nga nung kanyang nipple adjuster for adjustment. Ayan siya. Next na ipag-compare natin is itong CG125. Ito, CG125. Rossi na CG125. At itong Rossi na PC125. Ayan siya. So, pareho itong clutch cable. Sukat natin dito sa puno to puno ng kanyang katawan hanggang dito sa dulo. Okay? So, ayan siya. Ayan. Dulo to dulo. Ang CG125 is medyo maikli yung kanyang katawan kaysa sa pang PC na 125 na medyo mas mahaba ang katawan. Pero, yung CG125 mas mahaba ng konti yung kanyang kable. Galing doon sa katawan. Ayan siya. Oh. Ayan. So, hanggang dito lang siya. And then, yung kable niya mas mahaba. And then, ito namang PC125, medyo mahaba ng konti yung kanyang katawan dito. Medyo maikli ng konti yung kanyang kable sa dulo. Hindi ko matanggol. Ayan siya. So, ito yung pagkakaiba nila. Diba may mga Rossi na CG, ang tatak. Ayan siya. So, ito yon yung kable niya. Pang CG125. Yung katawan niya, halos magkapariho lang sila. Pero may diferensya. Mahaba ng konti yung katawan ng pang PC. Compare sa CG. Pero yung kable ng CG, mas mahaba compare sa pang PC. So, yan yung pang 125. Alam nyo, kahit minsan na halimbawa PC, tapos bibigyan mo ng pang PC, hindi pa rin kasya. Minsan pang CG, minsan nga pang PC 150 pa yung nagkakasya. Kaya kapag may mga bumibili ng cable para doon sa mga bibili, ay suggest na dalhin nyo palagi yung inyong luma. Kasi halimbawa kahit na sabihin nyo na Rossi na CG, minsan kapag halimbawa bibigyan na pang CG, hindi pa rin siya kasya. Minsan ang nagkakasya yung pang 150 na PC, minsan naman pang PC 125, minsan naman yun nga pang TMX 125, ganun siya. Ganun kakomplikado yung kable ng Rossi. So, next natin na ipagkukumpare ay itong TMX 125, i-compare natin dito sa pang PC at CG 125. Madalas din kasi itong nagagamit pang replace. So, itong tatlo, ayan na. So, ito na siya. Itong tatlo, ito, TMX 125, ito yung, yan. Ang TMX 125, magkapareho sila ng katawan, magkasing haba sila ng katawan ng CG na 125. Pero, mas mahaba ng konti ang kable ng TMX 125 kaysa sa CG. Ayan. Ayan o. Ito yung pang TMX 125, ito yung pang CG 125, ito yung pang TC na 125. Ayan siya. Magkakaroon kasi yan ng differentiate or ng pagkakaiba sa adjustment sa yung kung ang diferensya is yung katawan o yung kable. At least pag sa kable, magagawa ng paraan kung mayroong clutch nipple adjuster. Ayan siya.
Pero kapag katawan na mahirap siyang i-adjust. So, ayan yung pagkakaiba. Meaning, hindi pa rin fix talaga ang TMX 125 na gagamitin nyo or pang-replace nyo doon sa inyong mga RUSI na CG 125. Okay? Talagang pang-CG siya. Kasi ganyan. Pero pareho lang yung haba nila. So, ibig sabihin, kung CG 125, ganito kahaba yung dating kable. Kung wala kayong mahanap, tapos gagamitan nyo ng pang-TMX 125, gagamitan nyo siya ng clutch nipple adjuster. So, ito lang yung diskarte. Ito yung pinaka way para makakapag-adjust na. Kasi magkasing haba yung katawan, yung kable nila, mahaba lang ng konti. Ito. Yan. Mahaba lang ng konti. And then, si TC naman, mas mahaba yung katawan niya. Ito yung mga katawan nila, yung dulo. Ito si TC 125, yung kable niya, medyo mas maikli. Compare dito sa CG 125 at compare dito sa TMX 125. Next naman is itong si TC, RUSI TC 150 at si RUSI na RUSI 150. Ayan siya. So, ito si RUSI 150. So, ito si RUSI 150, yung may ganito. Ito naman si TC 150. So, pag-compare natin, si TC at RUSI. Pareho lang ito silang RUSI ha, pero mayroon silang pagkakaiba. Okay. Ayan. So, ito yung ito yung mga dulo nila. Ito yung sa TC, RUSI na TC 150. Ito yung sa RUSI 150. Mas mahaba ng konti ang katawan ni RUSI 150 compare kay TC 150 at mas mahaba din ng konti ang kable ni RUSI 150 kaysa sa kay TC 150. Pero sobrang liit lang ng diferensya nila. Pwedeng-pwede na ito gawan ng paraan ng ating mahiwagang clutch nipple adjuster. Ayan siya. Before kasi mahirap, ang hirap umorder ng mga cables ng pang RUSI, TC, mga ganyan. Mahirap siyang orderan. So, ang ginagawa namin before nung mga naunang panahon is mga pang CG lang at saka TMX at 155 at 125 lang ang ginagawa ng paraan. Minsan nga dati itong mga pang RUSI, so kinakabitan niya ng pang TMX 155. Inaano pa yan, yung tinatalian sa dulo, dinalagyan ng harang, o kaya tatalian ng tie wire, o kaya ibubuhol yung dulo niya kung hanggang saan lang siya, para lang hindi na umatras ng sobra, kasi nga ang hirap before umorder ng mga kable nito, mga pang RUSI, TC, ganyan. Pero ngayon, available na siya, napaka basic niya na klase ng parts, hindi kagaya nung before pa, nung bago-bago pa, nung medyo matagal-tagal na pala, nung bago-bago pa lang na talagang nag-boom ang mga RUSI na mga ditangke, is mahirap umorder ng kanyang mga kable. Pero ngayon, napakadali na lang. So, dapat available si TC 150, RUSI 150, CG 125, RUSI 125, TC 125, at si TMX 125, pang replace kung wala. Pero sa mga doon sa mga bibili, I suggest na dalhin po palagi ang inyong mga lumang kable. Ngayon kung wala na, dalhin nyo ang inyong motor sa shop para doon agad masukat. Kasi ang hirap naman ng pabalik-balik. Although ako naman dito, minsan pinapadala ko pag walang sample and then basta hindi lang ito magagasgasan, makakainan. Minsan kasi isa pasok-labas, minsan ito babalatan. Ayan, so hindi ko na yung tinatanggap kapag ganun. Pero kapag wala namang damage, okay lang na palitan. Ang hassle lang kasi nga, medyo nakakainis din pag mga tatlong balik, sabi ko, dalhin na lang yung motor. Ngayon kung wala yung motor, pinapasukat ko ng lubid o kaya ng straw, pinapasukat ko yung katawan ko hanggang saan, tapos yung dulo ng kable, tapos yun na yung sinusukatan ko. So minsan nakakatatlong balik, nakakaapat na balik. Halimbawa RUSI nga talaga siya 125, padadala mo na RUSI 125, hindi daw kasya. Ganun. Tapos pa, dadalhan mo na naman ng pang CG, hindi pa rin, patadalhan mo ng pang TC. At ang last option palagi dyan, kapag ganun na, napabalik-balik at walang magkasya, nagbigyan ng mas mahaba at pabilhin or yan, paanuhan na lang, pa-provide din itong clutch nipple adjuster. Ito yung magic adjuster. Ito yung nakaka-adjust sa mga kable. Kung mahaba man yan, pwede niyang paiklian dito. Okay, so yun lang. Sana'y nakapagbigay ito ng konting tip doon sa mga bibili or gumagamit ng clutch cable na mga pang-RUSI. Okay, see you on my next video. Please hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Shout out po sa inyong lahat. Bye! See you on my next video.